So welcome back to my channel. For today's video, i-share ko sa inyo ang tattoo collection ko and yung mga stories behind ng mga tattoo ko. And thank you so much. Nakalimutan ko kung sino nag-suggest ito, but may nag-PM kasi sa akin na i-share ko daw or ipakita ko yung mga tattoos ko. Anyway guys, gusto ko i-share din sa inyo, and kasi syempre hindi pa na naiintindihan ko naman na yung iba talaga is hindi pa talaga ganun ka open-minded sa mga ganito, kasi syempre yung tattoo naman before, alam naman natin yung papa may tattoo ka, parang iba yung tingin sa'yo. Pero ngayon kasi, hindi na siya ganun. Ibang-iba na. Art na siya. And alam nyo ba na isa to sa nakakagain ng confidence nyo? Yun, kapag meron kang tattoo. Well, feeling ko lang ha, pero depende yan. But ako kasi guys, ako talaga, nag-i-enjoy ako. Kasi alam nyo naman kung gaano talaga ako kasimple. Hindi naman ako sobrang makolorful na nakikita nyo na kapag nagdadamit. Most of the time, bihira talaga ako mag-print, mag-colored or something ng damit. More on plains lang talaga ako, more on black. Basta anything na plain, anything na a color, basta plain. And then, parang nagiging accessories ko na lang din yung tattoo ko, and wala lang, nag-i-enjoy talaga ako. But syempre guys, nirespect ko yung mga hindi pa open yung mind dito. But thank you kung iba yung tingin nyo sa mga nagtatattoo na may tattoo na nanonood kayo. Thank you kasi binibigyan nyo ng chance na maging open yung mind nyo. So, mga hindi naman, siguro para hindi sa inyo tong mga video na to. Pero, syempre, alam na kung magagawa, hindi ka naman kayo makokontrol kung nanonood pa rin kayo kahit hindi nyo ako feel or maghanap ka ng something. Joke lang. Hindi. Ayun. Pero wala, hindi naman tayo kailangan mag-explain, and basta alam mo yung ginagawa mo and feel mo to. Hindi ka naman nga abala. Katawan mo yan. Katawan natin to. So wala tayong pakialam kung ano man yung, alam nyo yun, yung sabi nila. But basta ako, nag-i-enjoy ako. And actually, dadagdagan ko pa tong tattoo ko. Magpapa-patches talaga pa ako soon. Talagang kasi nag-back to work lang tsaka back to business, so wala pa masyadong time. But hanapan namin ng oras din, magpapadagdag talaga ako ng tattoo. So ayun, yung first tattoo ko was 2014, I think. Ito yung butterfly ko. Ayan, si Kuya Tupe, yan yung first na gawa niya. In 2014 is nagsa-start pa rin siyang magtattoo, but ginawa niya yung freehand. Gusto ko lang ng something butterfly, etc. Ayun. And 2014 siya, 2022 na medyo nag-fade na siya, parang lumapad yung ganyan niya, yung outline ba tawag dyan, something yan. But kung makikita mo, medyo okay-okay pa naman siya. Yun, tas yung the rest, nakalimutan ko na yung mga year niya, but yung next ko is yung star. Wala lang, for some reason kasi nagpatattoo siya ng star, nautical star. Nagpatattoo rin ako, hindi ko nga alam eh. Basta gusto ko na lang something na star na ganito. Parang okay, nagpatattoo ako ng ganyan. And the next naman, I think it's either ito yata yung nauna or ito yung year ng kasal namin. Kasi ito, yung Isaiah 4:13, do not fear for I am with you na verse, Bible verse yan guys. Isaiah yan, na plain lang before. Tapos syempre yung time na to yata is tawag dito, na figure out ko na buntis pala ako Augusto. So August 16 to, tas buntis pala ako after a week nalaman ko. But safe naman kasi nag may HIV something naman test, etc. Okay naman lang problema kasi safe naman yung mga, 'di ba, pinagtatatuan namin. So ayan nangyari diyan. Ito Isaiah yan, tas pina-enhance ko na lang little, but later na lang. And then after niyan yung kasal namin November 9. Ayan, November 9. Ito yung ano namin, year ng kasal. After yung nagpatattoo kami dito ng cross, pero hindi siya masyadong maganda kasi parang nakilala lang something yung nagtattoo. So parang nauzi kami, hindi talaga pantay. But nauna si daddy magpaayos, cross lang yan. And then until na-enhance yan. So ito na siya ngayon. Ayan na siya, para siyang may ito parang mayroon siyang moon na ginawan siya ng parang trees, and then may pa ganyan siya. Ayan. Hindi ko alam kung nakikita nyo. And then, itong Isaiah na to, actually,
sobrang plain na siya. Tapos sabi namin na parang gusto ko ng something colorful. Usually kasi guys, pinagpapatatu talaga kami. Pinagkakatiwalaan talaga namin yung artist. Wala kaming talagang yung peg na, ay, gusto ko to, gusto ko to. Free sila. Free sila gawin kung ano yung bagay sa'yo. Kasi pag mga artist naman talaga, I mean, pag nakakita ka nila, alam na nila yung personality mo, etc. Para pag nakausap ka. So, alam na na rin lang yung peg mo. Kasi ako, wala talaga akong talent sa mga ganyan. Kaya nag-ask talaga ako ng help sa mga friends ko na marurunong sa mga hindi ko alam. Ganun, nag-open ako sa kanila na magbigay, mag-input sa akin ng information kung saan ako matututo, or willing open ako na mag-suggest sila na hindi ko naman papakailaman or isa-stop or alam mo yun, kung ano man na, kung anong suggestions nila or suggestion nila for me na alam ko naman na makakabuti para sa akin. So, sabi ko, dun sa mga artist sila na bahala sa ganyan, sa color, basta ito yung gusto ko, colorful lang siya. Okay? And then, before pala pa-enhance nito, yung snake, ang story nitong snake, kung hindi nyo pa napapanood sa vlog, gusto ko talaga yung parang ganito lang kaliit na Year of the Snake kasi ako. Gusto ko lang ng something na ganyan kaliit na snake lang. Pero sabi ni Kuya Tope, if ever man na magaganyan ka, mahirap at hindi siya, parang in the long run mag-fail, madali mag-fail or something that's very maliit kasi or ma-details na sobrang liit yung snake. So sabi niya, much better na lakihan. So ayun na nangyari, which is cute naman. And ang galing kasi syempre trusted namin si Kuya Tope. Gusto niya, susundin niya yung gusto mo, but mas okay kapag bibigyan mo o pahayaan mo siya na ilabas yung ano niya, yung ideas niya dun sa tattoo na siya bahala. But ang ganda ng ginawa niya kasi sabi ni Daddy, napansin niya dito, parang nag-represent lang din siya sa life na parang ito sobrang clean na nagsa-start ka na parang ang plain ng life mo, parang dun ka pa lang din nagsa-start mag alam mo yun, mag bumuo ng life mo or ng plans mo or goals mo until maging yung flower dyan. Basta yung flower dito na dyan yung magsastart na nagbo-bloom ka na naging successful yung business mo, naging okay, naging nakakaginaginhawa ka sa life, and then biglang mayroon parang may mga leaves dyan na parang medyo nag-dark. Dyan yung mga pagsubok sa life mo. Andyan, ayan o, yung mga part na yun na dark na yun. Parang dark side ng buhay mo until maging colorful ulit. Makabangon ka sa mga trials, pagkakamali mo, ganyan. Until yun, pataas. Kasi maganda daw talaga rin kapag pataas yung tattoo and then yung ulo niya pag ganyan siya. And until maging colorful ulit yung life mo. Yan yung so, yung parang naisip namin na parang ang ganda ng meaning din talaga na parang from plain to naging bloom, na maging may dark side, na maging colorful ulit until, alam mo yung paakyat na maging okay yung life. Parang ganun. So, yun. Natutuwa naman ako kasi alam nyo na ang dami na rin talaga nagpapatato ngayon. And part na rin talaga siya ng alam mo yun, ng art sa skin mo. Actually, soon nga, sabi ko sa iyo, magpapalagay ako ng mga year nila, like si Daddy Dragon, and then si Hugo kasi is fire rooster yata siya. Oh, fire rooster siya. And then si Mama is sheep. So, may mga designs na ako, and then parang patsy-patsy yung ilalagay namin dyan. So, ayun lang guys, ito yung mga tattoos ko ngayon na madadagdagan pa kasi ito parang gusto ko siyang palagyan nga ng ganun. Wala lang kasi alam niyo na lang, life is short din guys, and gawin niyo yung kung saan kayo magiging masaya, and hiyaan niyo yung mga tao na hindi maging trip yung trip mo kasi hindi naman talaga lahat mapiplease mo kahit magpakabait ka, magpakabaldita ka or what. Kapag ayaw ka talaga guys, taniniwala talaga ako dyan. So, katawan nyo yan, kayo may ano yan. Tsaka ngayon, sa panahon ngayon, parang ano na eh, parang gawin mo na kung saan ka masaya kasi life is short, may pandemic, ganyan. And kapag lagi natin iisipin yung mga isipin ng mga tao, hindi tayo makakagalaw. Mas okay na talaga na wala kang pakit. Anong sabihin nila sa'yo dyan? Sige, okay, fine. Basta mas kilala ko yung sarili ko, diba? Kung makarinig kayo or feeling niya, sinasabihan kayo na parang ba ginagawa niya sa katawan niya, dumi-dumi, ganyan. Usually, ganyan naman talaga yung mga ano, dinudumihan mo yung skin mo, inaano mo, ginagin.
Ay, nako. Wala na. Parang ako kahit sabihin ako na, ano ba nangyayari sa'yo? Kung kailan ka naging nanay, ganito, ganyan. Sa akin, parang, okay, sige. Basta sige lang. Ano lang ako, absorb lang ako na absorb. At sa sobrang tagal ko na rin dito, or sanay na rin talaga ako sa mga bash-bash, na na-realize ko na hindi rin talaga lahat worth it patulan. Kasi lahat ng close-minded dyan, hindi talaga papasok sa kanila yung, or hindi kanila talaga maintindihan. Kasi yung mga totoong tao makakaintindi sa'yo, is yung taong tanggap ka, mahal ka, magkamali ka man, or maging successful ka, talaga andyan sila para sa'yo, guys. So, alam nyo yun, hindi naman sa ini-encourage ko yun kayo, pero dapat din talaga, nasa tamang edad naman kayo, at with consent naman talaga ng parents nyo. Nakakatuwa nga kasi kwento sa amin ng Inkgenics. Dun sa, ito pala, Inkgenics pala gumawa nito, at si Kuya Tope. Si Kuya Tope ang nagawa na essay ako, pero nagpa-enhance Inkgenics yan. Sabi dun sa Inkgenics, meron daw dun parang 18 years old yata siya. Tapos, nagpatatoo na yung nanay niya. Tapos, bumalik. Ang pinatato is snake naman daw dito. 18 years old, sinamahan pa talaga ng nanay niya. Diba? Ang cool. Diba? Depende naman talaga yun, guys. Kahit si Hugo, kahit gusto niya in the future na magtato pag 18 siya. Basta sabi namin, since gusto niya maging pilot, huwag siya magpapatato ng visible kung gusto niya sa loob lang ng katawan niya. Pero, hindi visible kasi gusto nga niya maging pilot, di ba? So, malay natin kung talagang push, kung gusto niya talaga, supportahan namin siya. Yun. Tsaka ngayon, guys, yung sabi nga ni Daddy, yung generation ngayon ng mga parents, pag nakita mo rin sa mga playhouse, grabe, mga lalaki rin, babae, grabe, punong-puno talaga, ito yung sa legs, ganyan. So, ano na siya ngayon, iba-iba talagang every tao nag-evolve, na marami rin nag-evolve talaga yung panahon, ang dami rin nababago, yung mga dating mga sinasabi nila na ganito, iba na, so kailangan mo rin mag-adapt, and wala, kasi ako, sa akin yung tattoo rin talaga, nakakagain din ng confidence, kasi parang, wala lang, parang, ano lang, feel mo lang sarili mo, confident ka, hindi naman sa gayabang ka na may tattoo ka, pero, di ba, may ganyan, so, yun, wait lang guys, may meeting pala si Heinz, wait, dapat din niya ako marinig, or, balik ako. So, yun lang guys, yun ang masasabi ko, kaya kayo guys, kung sa tamang edad naman kayo, kung feel nyo, kung afford, go, di ba? Kasi, wala lang. I mean, ako, sabi rin namin na gusto namin din yung kinikita namin, nakikita rin namin, hindi lang siya basta nagpa-fly away lang dyan. At least, kahit pa paano, di ba, nakikita namin na, ay, ito pala yun, ito yung isa sa mga ganito, ganyan. So, yun, wala lang. Kaya, excited na rin ako, actually. Gusto kong excited na talaga akong punuin. Hindi mo sobrang puno, pero yung patches, yung doodle tattoo. Kung nakikita nyo yun, doodle tattoo, search nyo. Ganun yung peg ko. Pero, dito lang sa part na to, dito siguro iiwan kong malinis na ganito lang. But, itong part na to, gusto ko yung mga year namin. Sa akin, yung pinakamalaki kasi year of the snake ako. Tapos, the rest naman yung kay Daddy, kay Hugo, tsaka kay Mama. Yung mga talagang importante sa life ko, yung ilalagay ko. So, ayun lang guys, yun lang. And, basta, sabi ko nga is, kung saan kayo masaya, go lang guys. Kasi, walang mangyayari kung lagi tayong makikinig sa mga opinion sa atin. Walang mangyayari guys kung lagi tayong makikinig sa mga opinion. Hindi tayong makakagalaw sa buhay, masisira yung discarte natin. Kaya, kayo kung skin nyo yan, gusto nyo nang lagyan ng art, kung gusto niyo lagyan ng art, go for it guys. So yun lang, and yun lang naman, yun pa, nakalimutan ko, may malaki pala ako. Bago lang ito na pala yung update niya guys, nag-tube lang kasi talaga ako, so ito siya, and ito to nauna to bago ako makapag-decide na ganito, kasi sabi ko pala guys, nung pinatattoo ko to, gusto ko maliit lang kasi kapag nagtutupis ako, gusto ko parang may something ng gato. Kasi last time na ginamit ko, sticker lang yun sa part na dito nung nagbuhol kami. Pero guys, yung story pa lang nitong malaki ko na to, gusto ko lang na parang maka-experience or gusto ko lang na kapag nakatupis ako, kasi madalas na kami nagbi-beach, di ba? And meron pa kaming mga naka-line up na pupuntahan na puro beach din siya. So sabi ko, gusto ko na sobrang hanggang dito, or kaya kahit naka-tube ako or naka-sleeveless ako na ganyan, may kakita yung tattoo ko. So sabi nila, Mama, bakit ang liit? Lakihan mo na, kung magpapatattoo ka lang din naman, laki-lakihan mo na. So sabi ko, sige, go, lakihan. So, ayan na nga yung story ng tattoo ko. Pero, sabi nga ni Heinz, kahit wala na daw dapat yung sa baba, kasi yung dito, yung sa part na bandang ito, guys. Asan na ba to? Ito. Okay.
ito guys, kahit daw wala na to, okay na sana to. Pero sabi ko, di ko naman alam na magpapatato ako ng sobrang laki na ganun. So, ayun, so happy naman ako dahil lagi ako naka-crop top, lagi ako parang, di ba, naka-bralette, ganyan. So, sabi ko, sige, go na, kasi gusto ko naman. And gusto ko rin guys, yung next is, yung dito, sa part na to, yun dyan, sa pababa hanggang, siguro, hanggang dito pa, pababang ganun sa mismong bones. Ano bang tawag dun? Basta may tawag sila. Yun ang next project ko. Yung sa ganyan. Yung buong part na to. Tapos pababa. Tapos yung patches. Yun. Yun yung mga next na magiging tattoo ko. Check natin guys kung kailan ko ipapagawa. But sobrang excited na ako. And ayun na guys. Kung kayo, hanap lang kayo sa Pinterest or Google. Tapos hanap kayo na okay na artist na magagaling din na pwedeng i-enhance yung tattoo nyo na hindi naman sobrang gayang-gaya dun sa gusto nyong peg. Or pwede nyong i-enhance. Pwede naman guys. So, kausapin nyo lang yung artist nyo. But kung interested kayo, let me know. I-recommend kayo sa mga tattoo artist ko. Sa mga tattoo artist namin. Kasi depende naman yun kung sasabihin namin kung ano yung mga specialties talaga or specialty nila sa pagdating sa mga tattoo. Kung ano yung gusto, kung talagang gusto mo na more on freehand or mas ma-express ng artist yung tattoo na gusto mo, etc. Depende kung mayroon naman iba kasi iba-iba kasi yung style ng bawat artist. Yun, iba-iba rin silang mga trip. Or hindi man trip, pero iba-iba silang style. So, depende yan. So, kami, ilan lang yung mga tattoo artists na pinagkakatiwalaan namin kasi at masasabi namin. Kasi siya, kailangan din talaga yan, guys, pag-isipan mabuti. Kasi, forever na yan sa skin mo. So, ayun, make sure na kapag first time nyo is, dun kayo na hindi ka talaga kayo magsisisi kasi ang hirap din talaga magpa-cover up, guys. Hindi rin siya ganun kadali. Katulad dito, hindi ganun kadali rin talaga magpa-cover up sa any part ng katawan kasi kailangan talagang sobrang cover talaga, hindi ganun talaga. So, ayun lang guys. So, sana nagustuhan nyo tong video na to and request lang kayo kung ano pang gusto nyong video na makita sa channel ko. And thank you so much guys sa support, sa tiwala. Thank you sa talagang sumusuporta sa akin since magsimula ako dito. Thank you rin guys sa mga tao na kahit hindi man ako nakikita is talagang hindi man tayo nag-uusap palagi is andyan talaga lagi para suportahan ako. So maraming salamat and God bless. Bye guys!